Ito ang Isla ng Takeshima. Kabayan, ano nga ba ang kwento dito? Samahan niyo po muli ako at ipapasyal ko kayo sa napagandang tanawin at kamangha-mangha ng lugar na ito. At alamin natin kung saan nakatago ang isa sa yaman ng bansang Japan na matagpuan sa islang ito. Ang istatwa ni Shonshi Fujiwara. Sinasabing ang Yotomi Shrine na matagpuan sa Takeshima Island ng Mikao Bay ay parang nakalutang sa dagat. Si Sir Fujiwara ay famous sa Japan. Isang makata at natanggap niya ang institusyon ng Goi Israkawa noong 1183. Si Sir Fujiwara ay taong pondad ng Takitai Kamagizo, ang estado ng Mikawa Province, sa panahon ng Heian na nasa Toyokawa na ngayon. Kabayan, halika! Libutin natin at urasan po natin kung ilang minuto po tayo makakabalik dito sa pinanggalingan natin. Huwag po tayong bibitaw. Timer starts now. Let's go! Ito po ang Isla ng Takeshima na matagpuan po sa Gamaguri City. Ito rin po ang simbolo ng lugar na ito. Mula dito sa simula papuntang dulo ng tulay na ito sa baybayin ng Mikawa Bay. Ang tulay na ito ay may sukat at haba na 387 meters. Ang tulay na ito ay nagbibigay din ng swerte at magandang kapalaran sa mag-asawa at future partner. Lalo't habang naglalakad kayo na yung magkahawak ang kamay. Habang naglalakad sa kahabaan ng tulay na ito. Hindi po totoo na ang sabi-sabi na pag dinala mo raw yung partner dito, ay tsak, kayo raw ay maghihiwalay. Pag nakating ka na dito sa dambana o sa malaking turing bato sa kahabaan ng tulay na ito, ay masasabi mo na sa wakas ay nakating ka na sa islang ito bago ka pumasok ng Isla Takeshima. Sa pamamagitan ng Torii Gate at Stone Lanterns, ibig sabihin na ay wini-welcome ka ng islang ito bilang pasasalamat na nakating ka na sa lugar nito. Ang larawan na inyong makikita dito na nakasulat ang kasaysayan ng Yaotobi Shrine. Bakit na po tayo ng hagdanan? Napakataas ng hagdanan na ito papunta sa taas ng islang ito. Actually, binilang ko ang hagdanan na ito papunta sa taas. Ito ay nasa 101 steps. Ang maliit na islang ito nasakop ng Mikawa Bay sa Gamaguri. Ito ay may kabuuan na nasa 620 meters o 19 square meters. Itong islang ito ay punong-puno ng lundi ang mga puno na matatagpuan sa islang ito na wala sa mainland. Itong mga puno dito ay pinipreserve nila at iniingatan. Dito na po tayo sa Yaotomi Shrine. Yaotomi Shrine, ito ay isang sa 7 shrine in Japan na inaalay sa goddess na si Bensaiten, ang diyos nila na nagproprotekta ng lugar na ito. Si goddess Bensaiten ay diyos ng lahat. Gaya ng talino mo ay patuloy na dadaloy sa iyo, ganun din ng kaalaman mo. Diyos rin ito ng musika. Makakamit mo lang ito kung manalangin ka rito, ayon sa paniniwala ng mga Hapon. Ang mga dambana dito ay nakapaloob sa mga estatwa Toro at si Tumashusha. Itong maliit na shrine na ito ay sumusuporta sa malaki nilang dambana.
sa sobrang taas ng hagdanan na ito. Nakakahingal umakyat. Biruin mo, 101 steps ba naman? Sa wakas ay nakarating na tayo sa taas ng islang ito. Bago ka makapasok sa lugar na ito, ay kailangan mo munang maghugas ng kamay dito sa ritual cleansing o temezuya. Ayon sa paniniwala ng Hapon, kailangan mo munang mag-purify first and then worship. Maglinis muna ng mga kamay bago manalangin at bago pumasok sa lugar na ito. Ito ay ritual sa lugar na ito na yung mga kasalanan mo raw ay mawawala kung maghuhugas ka ng kamay. At bago lumapit sa mga dambana, ay linisin mo iyong sarili bago pumunta sa pamamagitan ng paghugas ng kamay sa kanilang banal na tubig. Bago mo iharap ang iyong sarili sa mga Diyos at manalangin na may pagpakumbaba sa pamamagitan ng pakumbaba at maayos at disente na panamit at iyong pagkilos. Pagkatapos mo maglinis sa pamamagitan ng paghugas ng iyong mga kamay, sa taas ng inakyat mo sa hagdanan na ito, may lugar po rito na pwede ka po magpahinga. Dito rin mo makikita na nakadisplay ang mga larawan na naka-exhibit sa lugar na ito. Yan pong nakikita niyong mga larawan. Ito yung Uka God's Shrine, Diyos ng mga Hapon na namamahala at nagbibigay ng pagkain. Ito naman po ay Daikoko Shrine, ang Diyos ng Kapalaran at Diyos ng Unlad na Negosyo ng mga Hapon. May opisina rin po sila rito. Kung gusto mo po ng tour guide o kaya may problema, pwede ka pong lumapit dito. Ang islang ito ay may limang uri ng shrine. Sa ating pinakitang tatlo kanina, ay ang isa ay dambana ni Yautomi. At ang dalawa pang maliliit na hindi po natin napupuntahan, ito po ay sumusuporta sa malalaki nilang dambana. Itong nakikita nyo, ito po ang shrine ni Yautomi, lugar ng kanilang dalanginan. Katabi nito, ang pangatlong maliit na shrine ay ang shrine ni Fujiwara Shunsei, katabi ng istatwa ng magandang tindig ng kabayo. Si Sir Fujiwara Shunsei ay nagtatag ng manlat na negosyo dito sa Gamaguri, Diyos ng mahabang buhay at pag-aaral. At ang katabi ito ay isa sa pinakamalaki na shrine dito sa island na ito, ang Yautomi Shrine, ang lugar ng kanilang dalanginan. Ang lugar na ito ay inalay kay Ichikishima Himeno Mikoto. Sa kinalaunan, ito ay tinawag at pinangalanan na Takeshima Benten, ang Panginoon ng Musika at tagapagbigay ng kasiyahan. Mula pa noong ancient times, sinasamba nila ito bilang Panginoon ng maayos na panganak, maayos na pagsasama ng mag-asawa or mag-partner, at swerte at maayos na negosyo. Kapag ikaw ay manalangin dito ayon sa mga paniniwala ng Hapon, at kung ikaw ay mahilig sa mga pamahiin, binibigay lang ito sa taong naniniwala. Ito ang panglima at maliit na shrine, ang Hadaryo Shrine. Tinatawag din itong Rio Shrine, ang Diyos na malakas na ulan, Diyos na ligtas na pamilya, magandang pagsasama ng mag-asawa, at Diyos ng kasiyahan. Ang ribultong katabi ko ay Kumaino, ang tagabantay ng mga kahilingan ng mga bisita. Itong lugar nito ay Memorial Cedar, silangan bahagi ng Yautomi Shrine. Mapapansin mo ang lugar na ito ay napakaganda at payak. Sobrang tahimik at marirelax ka talaga habang naglalakad. Lalo kung kasama mo yung pamilya mo at magiging partner mo sa buhay. Ayon sa kwento, ang islang ito ay may naninirahan na di mo nakikitang tao o espiritu na pinapaniwalaang bantay sila ng islang ito.
nakikita niyo ang kawayan sa gilid ko. Yan po tinatawag nilang Mototaki Bamboo mula sa Lake Biwa sa isla ng Takibo. Nakikita mo na may mga lamesa dito at upuan. Napakasarap ditong kumain. Nakikita mo rito yung mga gandang tanawin. Itong lugar na ito ay tinatawag na Cafe Rujin. Makikita mo ito sa timog dulo ng isla Takeshima. Pababa na po tayo. Makikita mo yung low tide at ang high tide. Ayan, kung gaano kataas. Lagi-lagi po kami pupunta dito sa islang ito. Mag-ingat po tayo dito sa punong ito na nakatumba. Dati po ito nakatayo. Dahil nga po sa lakas ng hangin, ito ay nabuwal. At hinayaan na lang itong nakatumba. Pagpupunta po kayo rito, mag-ingat na lang po at yumuko pag napadaan kayo sa lugar na ito. Kapag naabot mo ang dulo ng lugar na ito, ikaw ay nasa landas na, dadalhin ka na pabalik sa tulay. Sa timog dulo ng islang ito, tila bagay nagpapakita ang magandang isla ito ng magandang tanawin. At nang-aakit sa ganda ng lugar na ito, lalo na ang dagat na nakapalibot sa isla. Tingnan mo ang timog dulo ng islang ito. Napakaganda ng view. Bababa na po tayo. Ngayon po ang dagat ay low tide. Marami pong namumulot ng mga shell dito sa mga batong ito. Mamaya po, madadaan natin habang po tayo ay naglalakad. Napakayaman ng lugar na ito. Dito rin po namumuhal ng mga halimango yung pupunta dito. Nangingisda sa lugar na ito. Yan po ang itsura ng islang ito kapag low tide. Makikita mo ang mga bato na nakalitaw. At kapag high tide naman po, ganito naman po ang itsura niya. Napakalaki ng tubig ang maangat dito. Ito ang kuha ng drone ng madaling araw. Makikita niyo po sa aerial top view ng islang ito. Makikita mo ang luntiang mga puno na punong-puno ang islang ito ng namumutik-tik na mga puno. At kung bibilangin natin ang mga puno dito, nasa 238 species. Ito'y pinipreserve nila at iniingatan. Makikita mo ang mga hapon na nangingisda. Para sa kanila, ito ay libangan. Kahit bumili pa nga sila ng mahal na pain, hindi importante yon. Ang importante, yung nagbibigay ito ng kasiyahan at libangan para sa kanila. Yun ang hindi nabibili. Yung kaligayang hindi matutumbasan. Pagkatapos nga po sa iba, yung hinuli nila ay pinapakawalan nila. Sayang, no? Wala eh. Ganun sila eh. Kaligayahang hindi matutumbasan. Na-experience po siya namin dito. Bahay, trabaho, bahay, trabaho. Ang hirap, no? Bagay. Tayo mga Pilipino, nakaka-adjust naman kahit saan tayo pumuntang bansa. At hahanap tayo ng ating napaglilibangan. Kapag low tide sa lugar na ito, marami pong pupunta rito. Nang bibibingwit ng isda, naunguha ng mga shells.
Siyempre, libangan na rin. Ang dalampasigan ng Mikawa ay kalmado. At may part na mababaw. Nakikita mo yung lantern na yan pag may tubig? Nag-iisa lang siya dyan sa lugar na yan. Napakaganda po exercise ang lugar na ito. Check po na hindi kayo mag-aayaw. Tagatak ang pawis ko rito sa lugar na ito. Abot-anaw na po natin ang tulay. Napakagandang view pag low tide pala ang lugar nito. Kaya po inanyayahan ko na pumunta sa lugar nito. The best exercise. Good for your health. Ika nga. Ganito po ang lugar nito kapag low tide. At makikita nyo ang buhangin kapag low tide ito. Kahit nga po, di ka na dumaan ng tulay. Pwede ka na dumaan dito kapag low tide. At kapag high tide naman po, ganito po siya. Kataas ang tubig. Malapit na nga pong abutan ang ibabaw ng tulay. Yan po ang itsura ng kapag low tide at saka pa high tide sa lugar na ito. Malapit na po tayo sa tulay. Yan po yung batong lantern. Yan po yung hudyat na nakating ka na sa tulay na ito. At hudyat rin na naikot mo na ang islang ito. Andito na po tayo sa tulay. At makikita mo po rito ang likod ng toring bato. Hudyat na nakating ka na at hudyat rin na naikot mo na rin ang islang ito. Ang dalampasigan ng Mikawa ay banayad ang alon. Minsan, low tide at ang buhangin ay naaapakan mo talaga. Napakaganda at nakakahalina ang tanawin dito. Ang Takeshima Island ay isa rin itong tourist spot ng bansang Japan. Marami po pupunta rito sa lugar na ito. Mga kaibigan, pamilya, para maghukay sa buhangin ng shellfish. Asare ang tawag nila dito bilang pampalipas ng oras at maka-experience na rin. Ang shellfish nila na hinuhukay at mabuhangin na may kasamang putik ay first class na shellfish dito sa Japan. At ito ay napakasarap. Napakayaman ang lugar ng baybayin ng Mikawa Gamaguri. Ay nga kay Chris Glenn. Ang mga tao na pumupunta rito ay naghuhukay sa buhanginan. Ay tila bagang naghahanap ng kayamanan. Gayto naman po siya pag high tide. Ang lugar nito ay tambayan ng mga ibon na tinatawag nilang migratory bird na makikita mo at nagagaling pa sila ng Siberia. Dito sila nagpapalipas ng taglamig. Dahil sa kanilang pinanggalingan ay nagsisikapalan pa ang mga niyebe. At sobrang dami ng snow. Kaya
wala silang makain kaya dito sila pumupunta. Ang isla ay tinawag na Takeshima. Ituloy natin ang sinabi ni Chris Glenn ang kayamanan sa lugar na ito. Hindi nila ito mahap at mahuhukay sa putik. Ang katunayan, ang kayamanan ay nasa harap mismo ng kanilang mga mata. Malayo lamang sa baybayin at natutulog na bahagi ng bayan ng Gamaguri na sakop ng lungsod ng Nagoya sa Aichi Prefecture. Ang isang maliit na isla na matagal nang ginagalang ng mga lokal at manlalakbay. Narito na po tayo. Sa 14 minutes po ang pag-ikot sa lugar nito. Ang sabi ni Chris Glenn, ito mismo ang islang ito ang kayamanan na di mabubungkal sa putik o sa buhanginan. Gaya ng ginagawa ng tao na tila bagay naghahap ng parang kayamanan, hindi nila pansin, makikita at nasa harapan lamang. Sa katunayan, ito ang hinirang na isa sa pambansang kayamanan o national treasure ng bansang Japan. Napagod, nagutom, kumain. Nag-ice cream. Ice cream po tayo. At minsan po, nagpipiknik po kami rito kasama ang pamilya. Nawa po na gusto nyo po na naman ang video nito na inalay ko po sa inyo. Marami pong salamat sa mga nanonood ng aking mga videos dito sa YouTube at sa latest videos ko pa, ang Kawazu Sakura. At maraming salamat din po sa mga inspirational comment nyo at nakakataba ng puso. Keep comment lang po at para mailagay ko rin ang comment nyo sa mga bago kong videos. Maraming salamat at huwag nyo pong kakalimutan ang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated po kayo sa aking mga latest videos. Salamat po! God bless everyone! Thanks for watching! Please like and share! And don't forget to subscribe our YouTube channel and follow our Facebook account. Oops! Don't forget to hit that notification bell. Thank you. God bless everyone.